Good morning. Hello everyone. Welcome to my vlog. Mga ka-SK, magandang araw po sa inyo lahat. Dito po tayo sa Joyet's Farm. At yun po ang natatandaan nyo, yung buntis nating kambing sa sobrang bigat ng tiyan na nakita namin umupo na at ayaw nang tumayo. So parang matamlay pa. Pero kumakain naman. Ayan mga ka-SK. Ano pala? Nagle-labor na pala nyo. Siguro 2 days. Halos ayaw nyo nang tumayo. Nakaupo na lagi. Nakadaka. Ayan. At mga anak na pala. Ayan. Yung baby, hindi niya mailabas. Nahirapan siya. At hindi siya umiiri, hindi rin siya umiiyak. Ayan mga ka-SK, ang kakaiba sa kambing nito. At ayan, hindi niya siya tumatayo. Tumatayo na lang sa nakadapa. Ano? So, ayan. Wala kaming pampahilab na tiyan. Kaya nahirapan siya. Ayan, at si Jerry ay parang tinutukan niya maigi. Hina-plus niya yung tiyan para lumabas yung baby. Pero first time mo talaga hindi siya gumagalaw, hindi siya umiiri, so kaya yan mag-uusap kami ni Gerald habang tinatunan ko siya kung anong gagawin. So yun na pinapahimas ko yung tiyan, baka sakaling umiri hindi talaga umiiri. Ayan mo, ka-SK. First time mo talaga. Yun nga, hindi siya umiiri. So, kaya, hirap na siya. Lumabas yung kanyang baby. So, nag-decision na ako na bunutin na kasi nakalabas na yung paa. Sabi ko kay Jerel, himasin yung tiyan. Once na parang akma siyang umiiri, eh binutin yung baby ng dahan-dahan. Slow ba? Mga 1 inch lang. Hanggang sa 1. Hanggang sa mabunot. So, unti-unti lang ba? Kasi kawawa na eh. Either way, kung hindi gagawin yun, silang dalawa mga matay o baka kaya nag-decision kami na bunutin na para baka ma-survive pa siya kasaka yung baby. So yun nga, sabi ko kay Gerald bunutin na. Hindi ko na pinakita dito kasi alam mo na si Lolo, pag nakakita ng dugo yan kahit na hindi niya naiintindihan so hindi niyo maintindihan yun ng anak o hindi niyo maintindihan kasi nakakita siya ng dugo violation na yun. So kaya hindi ko na pinakita rito.
Kaya inulit ko to eh. Na ano ba siya? Nagkaroon siya ng limited, no? Kaya sayang naman. So, pwede i-repost ko naman ulit. At ma-explore ko na mabuti sa inyo. Kaya ganyan yung nangyari. Inihimas ni Jeren habang hinihila niya unti-unti. Pero alam si Jeren, medyo nervyoso eh. Natatakot siya, baka daw makatid o matanggal, no? Kaya nangyari, yung kaanong baby, ang humatak yung kanyang asawa. First time na talaga yun. Habang hinihimas niya. So, yun, unti-unti mo nang humatak. At, yun, sa ano naman, at nailabas ng maayos, no? Yung mga panayon na yun, makikita niya talaga na lumabas. Ang napakalaking, ano, napakalaki ng anak niya. Kaya nahirapan siya. Kaya pala nung kahapon, nakadapa na siya. Ibig sabihin pala, nagle-labor na noon. So, sobrang tagal nung pagle-labor niya. Kung ganun nga. Yun nga nang mali. Wala kaming gamot na pampahilab, no? Dapat pala merong makabini noon, maka-stock ng pampahilab. So, actually, nung nangyayari yan, ayan, ganyan kalakas ang ulan. Napakalakas ng ulan. Naglalabas ng baby niya. Yan, kita niyo yung ulan. Grabe. Tubig niyo naman yung ulan. Panay ang ulan. Dahil nga yung sa bagyo at habagat. Ayan, napakalakas ng ulan. Ngayong araw na po. Kaya, yun. Ayan, mga ka-SK, mabalik tayo dun sa baby. Yun nga. At nailabas na ng maayos. Saya na siya. Naihugot na namin. At okay naman yung nanay. Buhay at kumikilos ng yung ulo niya. Pero hindi siya makatayo o hindi siya makaangat. Pero nagagalaw niya yung ulo niya at kumakain siya ng napier. So, napier grass. So, ngayon, yung baby, hindi niya na malinis, hindi niya madila. Kaya, ang nangyari, si Jerel, kumuha ng ano, ng malinis na pamunas, no? So, pinunasan niya yung ano, yung baby. Tapos sa nung punasan niya yung baby, pinadede niya dun sa binili niyang milk, no? Dumedi naman. So, yun. Pagkatapos, nung makita ni, ni Jerel, yung nanay, parang nahihirapan na. Kaya ito, hinimas niya uli at ayan ang nangyari. A few moments later. Mga KSK, bumalik si Gerald. Gabi na yun eh. Madali na, bumalik siya. Ayan ang nakita niya. Yung nanay, hirap na. At yun, hinimas niya uli. Kumakain-kain pa rin ng napier. Pero wala na. Wala na, mahina na. Hindi na talaga kaya. Hindi niya na talaga kinaya. Ayan, bumigay na. Namatay na. Ay hindi na namin binidyohan dahil bawal kay Lolo. A few moments later. Kaya yan mga ka-SK, pinasok namin sa loob ng bahay yung baby. Yun nga, kasi ano siya, magiginawin siya doon at wala na siyang kasama. So pinasok namin sa loob para ma-monitor at matignan o mag-warm yung katawan niya dahil sa loob ng bahay para hindi siya ginawin. So, yun, nakatulog yung baby at nakadede na rin. So, kaya, ayan, sa loob ng bahay, yun ang pag-asa namin na masisave yung baby. Kaya, kinabukasan, inutusan ko si Jerel para bumili ng poster milk sa ibang lugar. At yun,
napadpad siya dun sa ano, sa binibilan namin ng PIDS. Doon pala meron. So nakabili siya ng poster milk, no? Ito siya. Ipakita ko sa inyo yung nabilang gatas. Ayan mga ka-SK, ayan yung milk na sinasabi ko. Ayan, ganyan siya. Yun. Kaya yan. At nung umaga, umalis si Gerald para bumili niyan yung milk na yan. So, ayan. At pagigising ng umaga, ayan na yung baby. 346 minutes later. Ayan na, mga ka-SK. Ayan na po si baby, gumagalaw na. So, masaya kami at yun, medyo gumagalaw na nga siya at parang masigla, no? So, yun, nakabili na si Gerald nga nung ano, yung poster milk. Yan, so, pinadede niya at nung nakadede na, nagpahinga ng konti yung baby, hindi na natin bibidyohan, no? Dahil nga nung dumumi siya, nung pagdumi niya, yun, yung mga, alam mo ba, yung kinain niya pa sa loob ng tiyan ng nanay niya, so yun ang dinumi niya lahat, so napakarami, nanghina siya. So, yun, hindi ko alam anong problema. Yun, nanghina siya. Tapos, yun na nga, mga ilang oras lang. So, hindi pa inabot ng hapon. Yun na. A few moments later. Ayan mga ka-SK, ayan na po siya. Hindi niya na rin kinaya. Wala, tayo magagawa. Ang ganun na lang siguro. Move on na lang tayo at susunod. Ayan, maraming salamat po. Dito lang po muna. Ingat po kayo dyan and God bless. Bye-bye.